Yo, what's up mga ka-review? This is Ken Saki TV at ngayon gagawa tayo ng isang video tutorial kung paano gumawa ng simpleng animation ng intro no sa YouTube. Pwede siyang gamitin sa YouTube o kahit sa social media na gagawa kayo ng video na may gusto nyong intro. So eto, ang gagamitin kong software na panggawa ko ng intro is Adobe After Effects 2021. So, ayan. Magandang gamitin to mga ka-review dahil dito lahat pwede mong gawin. And manual talaga siya. Ikaw mismo talaga yung magpapagana. Unlike sa mga application na gagamit natin sa cellphone or kahit anumang klase ng phone is talagang wala. Ano talaga siya? Andun na, kumbaga, nakapackage niya siya dun sa software na nasa cellphone nyo. So, simulan na natin mga ka-review, no? Ang gagamitin kong pangalan, sample man na ilalagay ko rito is yung kay Sir Rico Albores, no? Kasi yun yung tutugma sa kanya. So, eto na siya mga ka-review. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung magiging resulta niya. Punta muna tayo sa file. Then, so, eto. Eto siya mga ka-review. Ayan. So, play natin. So, gagawin natin yan. Alam ko napanood nyo na rin to sa YouTube. Meron na kayo mapapanood nito. Pero gagawin ko tong tutorial na to as Tagalog, mga ka-review. So, gawa tayo ng new composition. So, lagyan natin siya ng main composition. So, paano ba gumawa ng new composition? Right-click nyo lang siya. And then, ayan, new composition. And then, lagyan natin ang pangalan. Kada project kasi mas maganda. Meron kayong exact name na mailalagay para in case na gusto nyong mag-edit dun sa file name na yun is malalagyan, mababalikan mo siya. At syempre, mas maganda kung organized, di ba? So, eto na siya mga ka-review. So, dito gagawa tayo ng text name. And then, ang sukat na gusto ko, ang gusto ko is yung gagamitin kong font is Sugo Pro Classic Trial. And ang gusto kong nakalagay kay Sir Albores is bold italic. And ang gusto kong sukat ng text is 150. And ang gusto kong space niya is 0. Ang text space niya is 100%. So, type natin, Rico. 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 So, nasa 100% kasi tayo, lagay natin sa 50% lang. So, and then, click natin yung selections tool para maging gento siya. And then, si behind, pan behind para may ilagay natin to sa center. Mas maganda kasi kung nasa center align siya. And then, syempre, lagay na natin siya dito sa baba. At iayos natin. And then, duplicate natin si Sir Rico. Control D. And then, drag natin siya sa gitna. Then, palitan natin yung kanyang name. Lagyan natin ng Albores. Palitan natin ng text. Yung text na ano, gagawin natin siyang extra italic. And then, etong characters po, yung pagsiset ng text, is makikita nyo yan dito sa Windows kung hindi lumabas, no? And then, after nyan, duplicate natin si Albores. After natin ma-duplicate, alagay natin dito sa baba para nakasynchronize siya. And then, drag natin siya sa baba. Then, text tool,
edit natin, lagyan natin ng YouTube channel. And then, click natin to. And then, punta tayo kay Alvarez uli. Yung pan behind, lagay natin sa pinaka-center ng text. And ganun din dito kay YouTube. Lagay rin natin siya sa center ng... So, ang gagawin natin dito is paliliitan natin yung text using selection tool. And then, paliliitin pa natin. Uy. Maliit na maliit. Yan. Then, lagay natin siya dito. Para masyadong maliit, no? Yan. So. Yan. So, yun mga ka-review. Ang gagawin naman natin, kukulayan natin to si Rico Alvarez. Ang gusto ko sa kanya is gradient color. So, click natin si Rico, then palabasin natin si effects and preset. And then punta kayo kay gradient ramp. So, drag natin siya kay Rico. And then dito kay Rico Alvarez, makikita nyo nagkaroon siya ng paliitin natin. Then paliitin natin mga ka-review. Para makita natin yung gradient ramp marker. And then, meron ako ditong kulay na naka-ready. At yun yung ilalagay ko sa kanya. And then, sa baba, ganun din. So, ganito yung magiging kulay niya mga ka-review kapag iyong in-edit na sa marker. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pero, para sa akin, okay na ito. So, yan. So, balik natin sa dati, 50%. And then, punta naman tayo kay YouTube channel. Drag natin si gradient ulit. And then, baguhin natin yung kulay. Ito yung sa taas. Ito naman yung sa baba. Ayan. And then, makikita natin, balik natin uli siya sa 33%. Para makita lang natin yung baba na natin, mamaya na natin ayusin. So, balik natin sa 100%. So, dito, para makita natin, yan. So, ayan mga ka-review, nakagawa na tayo ng text na pwede natin gawin. So, ang gawin natin dyan, i-center align natin. So, click nyo tong nasa baba na to. Then, title action shape. Select nyo. And then, 33%. Then, dyan natin ilalagay yung pinaka-sentro. Isi-center natin yung text natin. So, ayan, sentro na. So, after natin masentro yan, balik ulit natin sa 50% para makita natin yung kabuuan. And then, tanggalin na natin to. Then, after nito mga ka-review, gagawa tayo ng isang animation gamit unang-una dito sa Rico Alvarez. Alvarez channel, lalagyan natin siya ng null object. Mali.
pixel. Null object. Si null object, siya yung mag-hold doon sa dalawang project na ginawa natin, sa dalawang object para ma-drag natin ng sabay. So, ang gagawin natin yan para ma-drag natin ng sabay, kailangan, kung hindi nyo to nabubuksan si parent height, meron toggle sa baba. Yan, pag tinagil mo yan, mag-o-off and mag-o-open. So, ang gagawin natin, itong si Rico Alvarez, idadrag natin dito kay null object gamit itong parent or link. No? Ililink natin siya doon. So, para mag-isang galaw lang siya. So, after nyan, ang gagawin natin is itatago muna natin yan. And then, ang sunod niyan, mga ka-review, gagawa naman tayo ng isang shape gamit si pen tool. And ang kailangan natin, meron siyang, ay nakapil siya, no, mga ka-review. And then, click lang kayo rito kung saan nyo gusto. No? Ayan. So, mukhang maganda yun, ha. Kahit hindi siya pantay, okay lang. Ang mahalaga, nakatago siya. So, hindi na natin siguro kailangang ayusin dahil parang kailangan pa. Ayan. So, goods na yan, mga ka-review. Punta naman tayo kay 50%. So, nakagawa na tayo ng shape, no? Na siyang magtatago. Baguhin natin muna na yung pangalan. S1. So, ayan. Na siya yung magtatago dito sa dalawang object na to. So, drag natin siya pababa in between ng null object at Alvarez. And then, pagdating dito kay Alvarez, imimate natin siya kay S1. So, napansin nyo, nag-reveal yung ating ginawang text. And then, duplicate natin. Then, drag natin naman in between Alvarez and YouTube channel. And, YouTube channel, imimate natin kay S2. So, dito na ngayon, ang function ni null object, mga ka-review. So, i-view na natin siya. So, kay null object, gagawa tayo ng isang animation, no, mga ka-review. So, null object, click, then press P. Then, ang gusto ko ay null object is mag-e-end siya. Kumbaga, yung ending ng position niya is gusto ko naka-reveal yung Alvarez and YouTube channel. So, lagyan ko lang ng mark, di magkakaroon siya ng dot or mark dito sa ating working space area. And gusto ko ang starting point niya is mawawala siya. Then, punta kayo kay null object, then click, then hold shift para straight line lang yung paghila nyo. So, kung makikita nyo, nawala. Naitago natin yung text, mga ka-review. So, play natin. Napansin nyo, meron na tayong animation text. Then after dito mga ka-review, nakagawa tayo ng isang animation text. Punta naman tayo kay Rico, no? So bago tayo magpunta kay Rico, duplicate muna natin uli si S1, yung ginawa nating shape kanina, and itataas natin siya kay Rico etong si S3, no? Yan yung lalabas pag dinuplicate mo si S1. So dito kay Rico, imimate natin siya, ay hindi, wag natin siyang imimate kasi pag minate natin siya, ito ang kinalabasan niya. So, ang gagawin natin siya is invert. Invert yung ating i-invert natin yung text natin para ma-reveal siya. So, after nyan, naka-reveal na siya mga ka-review, tulad kanina, hindi naman siya nawala. So, ang gagawin natin dito is pawawalain natin to, i-a-animate din natin siya. So, click natin si Rico, then P. Then, gusto kong position niya, naka-reveal position siya is four seconds, mga ka-review. Then, starting position niya is gusto ko wala. No? Then,
click uli yung anchor point, then hold shift, then pilain natin ang pakanan. So, nawala na siya, mga ka-review. So, check natin kung maganda yung kinalabasan. Oh, diba, the best? Meron na tayong animation doon sa dalawa, sa tatlong text na ginawa natin. So, ang gagawin natin dyan, mga ka-review, highlights natin. Then, pwede kayong mag-right click, keyframe assistant, and easy ease. Pero, ang pinakamagandang shortcut dyan is highlights, then F9, then click nyo yung grab. So, may lalabas siya na gento. Kung wala, click nyo lang yan. And kailangan itong speed grab, may lalabas dyan. So, ang gagawin natin dyan is, i-highlights natin sa baba at may makikita kayong parang markings. Hilain nyo lang siya hanggang sa gitna. And let's see the animation flow. Wow! Diba? Mabilis siya, tapos biglang babagal. So, maganda na yan. Maganda na yung animation na yan, mga ka-review. So, para mawala yung graph, mabalik tayo dun sa dati nating workspace. Click nyo lang uli itong graph editor and tanggalin na natin to sa nakita yung position. So, dahil nakagawa na tayo ng magandang ating animation, gagawa naman tayo ng colorete. So, gamit tayo kay pen tool, then itong sipil, itatago na natin siya. And si stroke, ang gagamitin natin. So, tama na siguro yung 15 pixel na gagamitin natin. And, click tayo ng stroke, no, mga ka-review. So, pwede na siguro yan. And then, dito. So, drag natin to para pumantay. And then, baba natin ng konti. Masyadong mataas si kuya. Parang okay na. Ayan. Selection tool. Then, hihilain natin ng konti. So, hindi natin siya may edit. So, ang gagawin natin dyan, punta tayo kay shape, content, shape, stroke, and then atras natin ng konti. So, ayan mga ka-review, meron na tayong magandang lines na pwede natin gamitin. At ito parang tabi nito. So, ang gusto kong mangyari dito kay lines is magkaroon siya ng color. So, balik natin yan. Punta tayo kay gradient ramp. And drag natin siya kay shape. No? And syempre, alam nyo na yung gagawin nyo dyan. Copy ko ulit yung aking color. Depende ko anong gusto nyo gamitin kulay, mga ka-review. And then, dito sa baba, click natin yan. Ito, experience ko lang to kung paano ko siya natutunan, mga ka-review. Gusto ko lang i-share sa inyo. So, after nyan, mga ka-review, ang gagawin naman natin is gawin natin siyang 33 para makita natin yung gradient ramp. Ang gusto kong mangyari sa kanya is lahat eh. So, na natin sa malaki. Yun, pwede na yan. Okay. So, pwede na yung gintong hide natin si null object, no, mga ka-review. I-hide nyo lang kung ayaw nyong makita, mga ka-review, yung isang bagay. Katulad dito kay S3. Oh, 'di ba naka-ano siya? I-hide nyo lang 'yan para mawala 'yan. So na-hide natin 'yan dahil nagkaroon tayo ng alpha mate and alpha invert.
No? So, eto na mga ka-review, nagkaroon na tayo ng lines. No? Ang gusto ko, naglalaro etong lines na to. So, ang gagawin ko dyan mga ka-review, bago ko gawin yan, i-duplicate ko na. So, hindi na. Huwag ko na muna siyang i-duplicate. So, yun mga ka-review. I-animate na natin itong lines na ito na gusto ko pag nag-run yung aking video is magkakaroon siya ng animation na mawawala at babalik. So, eto yan, ganito yan. So, punta kayo kay shape. Then, drag down nyo pababa. May lalabas. Then, pupunta rito kayo kay add. At pagdating kay add, ang gagawin nyo dyan is click nyo si trim path. Trim path mga ka-review. And close muna natin to si shape. Then on natin si trim path. So ito yung kinalabasan sa kanya. Meron siyang start, end, and offset. So ang gusto kong mangyari kay trim path is from the start, ang gusto ko zero sila lahat. Wala kang makikita ang guhit mga ka-review. And then click ko yung end. And then, punta ako kay 2 seconds. Click ko yung start. Tama ba? And gusto ko 100% na marireveal na yung lines. And then, kay 4 seconds naman, ang gusto kong mangyari is magwa 100% din siya. So, ganito ang kinalabasan na animation niyan, mga ka-review. So, nakita nyo yung revealing ng animation niya. So, ayan mga ka-review. Ang gagawin naman natin is, lalaruin natin ngayon dito. So, dagdag tayo ng 4 seconds. So, highlights natin itong dalawang to. And then, purong natin siya ng konti dito sa 1 seconds. And then, highlights natin to. Purong natin siya sa 4 seconds. Aha. So, meron na tayong napakagandang animation. Diba? So, hindi pa yan mga ka-review, no? Ang gagawin natin dyan is i-duplicate natin yan. Bakit natin siya i-duplicate? Para maging dalawa. So, flip lang natin. So, tignan natin. So, baba natin ng konti. Unti pa. So, yan mga ka-review. So, ang gagawin natin dyan mga ka-review, pupunta tayo rito kay trim path, kay content pala, and then shape, then stroke. So, dito kay stroke, i-adjust natin to para magpapantay siya. So, yan, kita nyo. Ayan. Tingnan natin. Diba? So, dahil nakita natin mga ka-review kung paano siya nag-easy. No? So, shape, stroke, trim path. Ayan. So, ang gagawin natin dyan mga ka-review is i-highlights natin. Then, F9 uli. And then, si grab and ilain natin siya sa dulo.
Then check natin. So, parang meron siyang ito tayo kay shape. Stroke. Tingnan natin kung meron pa. Yun. Yun na yung pinaka-animation niya, no, mga ka-review. So, balik tayo uli kay Graph. Ayan. And then, ang gagawin naman natin dito, mga ka-review, is titignan natin kung paano siya mag-run. Post na muna natin to. And then, eto. Then, oh, i-highlights natin siya. And then, after natin ma-highlights, punta natin ng mga 1 seconds. Yan. Purong pa natin ng konti. So, parang lumayo. Tingnan natin. So, adjust natin tong isa para makita natin kung ano yung diferensya. So, yan mga ka-review, nakagawa na tayo ng isang magandang intro para dito sa ating tutorial. So, lagyan natin ng gawin natin dyan, i-pre-compose natin. Then, after natin ma-pre-compose, lagyan natin ng name, Rico. So, punta tayo kay project. Then, makikita nyo rito siya. Duplicate natin yan. For sure. And then, stop muna natin yung running. Then, ang gagawin natin dito mga ka-review is ipi-flip natin siya para maging magkaroon siya ng skull, no? I-scale natin siya para magiging flip as reflection, no, mga ka-review. Lalagyan natin siya ng reflection. So, click natin yung scale. Tanggalin natin tong constraint para hindi siya sabay na lumalaki, lumiliit. And then, gawin natin negative 18 ito. So, drop down natin pababa. Bahan pa natin ng konti. Then yan. Then, nung nakikita nyo, nagkaroon siya ng reflection sa baba. So, ang gagawin natin dyan, mga ka-review, lalagyan natin siya ng pass. Punta kayo sa, ano, effects and preset. Pass, ito, pass box blur. Drag nyo siya rito. And then, lagyan nyo to yung edge, lagyan nyo na yung check. And then, lain nyo. Kung ano sa tingin nyo yung gusto nyo yung pinaka reflection niya, no, mga ka-review. And dito sa scale, palitan natin ng konti para medyo lata.